Ito lang naman po ay kung hindi ninyo napansin. Alam niyo po ba, I was talking to some of my friends and some of my relatives a while ago, and yung parang ano lang, yung parang tapunan lang ng salita. Mainit ano? Mainit. Okay, mainit. Tapos may sabi niya kanina, nasa sasakyan kami. Oo nga eh, dati hindi naman ganito. Yun. Then yung kapitbahay naman namin, biglang nagsalita rin kanina. Okay, pag-uwi ko, sabi niya ganon. Ang init, parang iba na ang panahon ngayon. Tingnan niyo po yan, salitang yan. Bantayan niyo ang pananalitang yan. Tama yung sinabi ng kapitbahay namin. Unbeliever yan, ha? Ang sabi niya, iba na ang panahon ngayon. Basta may naramdaman ako nagbago. Then, itong hapon lang po, siguro wala pang 30 minutes. Kasi hilig ko po talaga mag-analyze ng mga bagay-bagay, you know? And I am... Alam niyo naman, yung last decade, naging napakasiyang decade po niyan dahil po panay kami pasyal, no? Papunta kong saan-saan, Singapore, ganyan, Malaysia, nagtutur. And then, nung bago mag-strike po yung COVID-19 yan, ito po ay talagang nagkaroon ng napakalaking impact sa buong mundo, yung global economy, nanganib, ano? Pero ang buti ng Panginoon, tapos na po lahat ng yan. Okay, makinig po mabuti, importante po yan. Tapos na po ang COVID-19 season. Okay? So, ang natutuwa naman ako sa Lord dahil ang daming nagsasabi, may bago tayong ganire, ganito, ganyan, ganon, ganon, bla bla bla, chu-chu-chu, etc., etc. Pero wala naman po. Wala naman po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Okay? Bagkos, ang sumikat naman ngayon, si Diwata. Alam niyo po bang maganda yung pagsikat ni Diwata? Kasi yung pagsikat ni Diwata, napapasaya ang mga Pilipino. Nakakalimutan yung mga problema, no? At yung sa mayor, yung si Alice Goo, no? Nakakalungkot yung sinapit niya. Pinag-pray ko po yung, ano, yung mga taong ganyan na, no? Lord, gabayan po ninyo sila. Kailangan po nila kayo. Okay? So, marami siyang memes dito sa FB. Pati si Boy Dila. Kilala niyo si Boy Dila, no? Ayan. Mga pampasaya sa ating mga Pinoy. Alam niyo po ba tayo mga Pilipino sa gitna ng mga ganyan? Kaya nating tumawa. Ayan ang gift ni Jesus sa mga Pilipino. Sa gitna ng COVID nung araw, natatandaan ko po, ang mga tao nakangiti pa rin, no? Minsan talagang nagpasaway, pumunta pa rin sa Quiapo, bumili pa rin ako ano-ano, 'di ba? Maski bawal lumabas, lumabas pa rin. Talagang merong nilagay si Jesus sa ating mga Pinoy na, yeah, something. Pero pagkatapos ng COVID, anong mga napansin po ninyong pagbabago? Number one, mas lalong naging malapit ang mga tao sa kanilang mga cellphones at mga gadgets. Higit. Alam nyo, ang COVID-19 season tumagal lang ng year 2020 at natapos ng year 2023. Tatlong taon lang po siya talaga, yung kasagsagan. Kasi wala na pong variant na malala after 2023 ng January. So, mas lalong naging close at mas lalong naging attached, especially yung mga bata sa kani-kanilang mga gadgets. So I think itong ating paggamit ng mga gadgets ay nagkaroon po talaga ng malaking impact sa ating lahat. Ako naman po, pag hindi ako gagamit ng gadget, ay talagang mahihirapan po tayong mag-vlog. May nagre-reklamo sa akin dito, mahina raw. Ito, ginagamit ko ito, mahina. Eh, may kalumaan na po ito eh. Diba? So ako po ay bumili po ng bagong cellphone at... hindi ko alam kung kailan po ito darating, ano? At doon po ay hindi na po ako mahihirapan kasi mas malaki po yung gig na tinatawag. Ayoko pong mabitin kayo sa mga ano natin. Minsan po may gusto kong gawing vlog. Ganado ko, pipindutin ko na yung record. Alam nyo, wala na akong space to save. Ito ha, nakapag-record ako pero hindi ko na po na-save. Nasasayangan ako. So, ayoko po ng ganoon dahil yung revelation po ni Lord, kina-capture ko pong talaga. So, ngayon may revelation po ko at lobat po yung ginagamit kong phone. Madali pong malobat, no? So, ayan, parang magbabadyang masisira uli. Ganyan naman talaga mga gamit, nasisira. Wayaan na po natin ang mga ganyan, nasisira po talaga. Pero importante, huwag tayong papayag na yung gawain na ito ni Lord parang maantala dahil lang sa mga pagkasira ng mga gadgets ko. So, bumili po ako ng bagong cellphone. So, hindi ko po alam kung mga bukas po siguro andito na.
Okay, balik po tayo sa ano. Mas ang mga tao ngayon mas naging attached sa kanilang mga gadget. Ayun po ang tatandaan po ninyo. At ang nakakatakot yung behavior ng tao, yung state of mind ng tao sa ngayon ay ibang-iba na bago magkaroon ng COVID-19. Talugi ang mga sinihan. Ngayon, wala na. Bibihira na yung mag-gather. Maski natapos ang COVID, bibihira na yung... Parang may pagkakanya-kanya na po ngayon. Ayan po ang naobserbahan ko. Kumakain, hawak ang gadget. Maganda po ang gadget. Pero tandaan ninyo, sumisingit din po si Satan para lahat ng maganda ay kanyang pukawin, or should I say, alisin sa tamang purpose at gamitin sa kanyang panukala. Yun ang masama. Okay? At ako naman po, nakikita ko po, isa sa pinaka, nakikita kong pinakasenyales, ay ito pong pagbabago ng klima. Yung klima po natin ngayon ay sobra na pong init. Ako yan po ang pinakareklama ko. Sabi nga ng daddy ko nung buhay, napaka-reklamador mo naman. Kahinaan ko po talaga yung pag ganito mahina. Ang ano kasi, may hika po kasi ako eh. So, yan. Mainit, humid. What can you say? Tapos minsan parang uulan na. Tapos, hindi natuloy. Oh Lord, hindi naman natuloy. Sayang naman po. Kahapon yata yun. Pati kanina nga eh. So, yung mga pagbabagong ganyan. Dati pagka, kapag sabi nila Mayo, umuulan na. Tag-ulan na. Normal na tag-ulan na. Okay? At ang pasukan noon, June. Diba? Ngayon, pasukan. Hindi ko lang alam kung ibabalik at isasauli doon sa dating school calendar. I hope. Kasi, mas maganda po talaga yung dati. Kaya pala noong 2019, makinig po mabuti, sobrang saya ng mundo. Sobrang saya po noon, nakita nyo. Ngayon, meron pong isang industry na nalulugi na. Iyan po ay yung industry ng television. Lahat po nandito na po lahat sa YouTube. Which is, pabor po sa akin yan kasi taga-YouTube po ako. Taga dito ako sa YouTube, no? Dito tayo nag-platform. At nakikita natin ngayon, mas gusto na ng tao yung panunuorin nila ay sila ang may control. Rather than watching a TV na hindi sila ang may control ng mga palabas na lalabas doon. At mas maliwanag pa yung mga nandito sa YouTube. Netflix, may Netflix po kayo. Yes. Amen. Spotify, nakikinig tayo ng music, mga Hillsong, mga ganyan. At marami pang iba. Nakikinig din ako ng mga secular songs. Hindi po ako boring na Kristiyano. Ako po ay masayang Kristiyano. Okay. Ano pa? ang napansin ko pa po ngayon, ang mga, yung ngayon, mga kabataan po, siguro, mas naging focus sa sarili. Dahil nauso na po yung pagsasayaw-sayaw, pag-tiktok-tiktok, more on self. At saka dumami ang mga vloggers, dumami ngayon ng, I mean, hindi Christian vloggers, ha, worldly vloggers, ang sinasabi ko. May mga sumisikat, diwata, okay naman po yun. Pero isa lang pong sasabihin ko, ha, hindi ko po sinasabi na ang mga senyales na ito ay senyales ng rapture. Dahil ang rapture ay wala pong senyales na iniwanan ang Panginoong Hesukristo bago ito mangyari. Naglalakad dalawa, kinuha ang isa. Ganun agad eh. Natutulog dalawa, kinuha ang isa. Ayun po, rapture verse po yan. Eh? Naglalakad, biglang nawala yung isa. Kasi yung kinuha, believer. Naiwan, unbeliever. Natutulog, malamang mag-asawa. Kinuha si lalaki, unbeliever si babae, naiwan. Okay, ngayon may nagtanong dito, revelations from God, sabi niya, Sir, ano ba naman yung tanong na yan? Ang tanong niya, ganito, pag nag-rapture daw ba, hinawakan niya kami ng unbeliever, sasama sa kanya yung ano? Of course not! Parang mother magnet yan. Parang mother magnet yan na maski iwahiwalay mo yung mga pinagdidikdik mo mga magnets, sasama lahat yung maliliit niya, walang matitirang buhangin. Kumbaga, magnet ka tapos, depende na pag buhangin ka rin. Diba? Magnet ka tapos, ahawakan mo yung buhangin, sasama yung buhangin sa magnet. No, hindi pwede. Kaya sabi ko, depende, baka buhangin ka rin. Or else, maging magnet siya. Ganun po yun. Kaya please, so sana, i-analyze natin mabuti yung mga tanong natin para maganda naman po yung flow ng channel natin. Walang ibang napaparangalan kundi si Lord Jesus lang po. Okay?
So I know, siguro may struggle itong taong ito, revelations from God. Ang sabi niya, madalas niya sabihin si Jesus, nakikita niya. Well, it's good for you kung nakikita mo, no? Pero sa akin, hindi ko na siya kailangan makita pa kasi makikita ko siya sa rapture at nakikita ko si Jesus lagi when I open my Bible on a daily basis. Yun po ang pinaka-importante. Kung nakikita mo siya, good for you. Very good for you. Okay? So, keep on commenting. And I hope your comment, mas maganda magtanong ka sa akin, yung mga nakalagay sa Bible. And I'm glad to answer that. Kahit na mahaba pa yung tanong mo, magtanong ka na, 5, 10, sagutin natin. Unti-untiin natin dito. Okay? So, ganun lang po. So, I hope medyo natuto po tayo kasi iba na po talaga ang panahon. Bye-bye.